Hello mga neng! Welcome back! Nandito na naman kayo sa aking Pucho Pucho Walang Kawawaang Channel! This is now my 8th vlog! Thank you for always coming back to my channel mga neng! And syempre, palagi kong pasasalamatan ang aking mga subscribers! Thank you mga neng! In fairness naman ha, meron ng 19 subscribers dito sa aking Pucho Pucho Walang Kawawaang Channel! Konting trivia lang before we start with the Spanish lesson. Okay, so nung na-colonize tayo ng mga Spaniards, yung bansa natin wasn't called Philippines. Okay? So, sila yung nagbigay ng pangalan. That's why, hanggang pagdating ng mga sumunod na taon at panahon, naging Pilipinas tayo. Before, tinatawag yung bansa natin na Las Islas Filipinas. And, wala rin mga Filipino noon. Okay? Nung dumating yung mga Spaniards dito sa atin, hindi tayo Filipino. Okay? So, binigyan nila tayo ng kind of name na medyo racist, pero move on na tayo kasi matagal naman na yon. Pero yung mga Spaniards, tinawag nila tayong Indios, okay? And what does Indios mean? Pag sinabing Indios or Indio, it means uncivilized. And what do you mean by uncivilized? Pag sinabing uncivilized, very delayed ka, wala kang advancement socially, culturally, morally. So, madaling sabi, wala kang alam. Okay? And, alam naman natin na hindi totoo yan. Kasi bago pa sila dumating, marami na tayong, kumbaga naka-establish na tayo ng, yung mga angkan natin, naka-establish na ng pamumuhay, diba? So, may community na. And, anyway, let's move on. Diba? Yung past na lang yon, so kalimutan na natin. Anyway, adds up to history naman. And yun, since marami nga ditong, so marami nag-colonize dito sa bansa natin, diba? Kaya merong mga half. So may half Filipino, half Japanese, ganun, half half Spanish, half Filipino, ganun. So, another trivia, mestizos, okay? Or mestizo, ang tawag kapag half Spanish ka and half Filipino. Okay? So, ang tawag sa'yo ay mestizo kung ikaw ay nagkaroon ng bloodline, ng Spanish bloodline or other European countries na descent. Okay? And so, ano-ano yung mga European countries? So, marami yan. And examples nun are Russia, Germany, and United Kingdom. Okay? And yun. Tapos, so particularly mestizo yung tawag dun. And kapag other country, yun na, naging halimbawa, Phil-Am, Filipino-American, Filipino-Canadian, ganyan. And, paano pag Japanese? Like, Japnoy? Charot. Chinoy, diba? Yan, Chinese, Filipino, Chinoy, ganyan. And, paano pag galing sa South Korea? Like, South Korea. Like, Sokoy? Charot! Peace, Sokoy? Charot! Joke lang ha. Peace, pun intended. Okay, so, bawal mainis. Yan. And ito na nga, para hindi na ako masyadong corny. And go na tayo dito sa ating Spanish lesson. So, last time, yung last na Spanish lesson natin, ang topic natin ay tungkol sa mga Spanish questions, yung mga WH questions. Diba? Ngayon, pag-uusapan natin, yung formal versus informal you. Okay? Yung paggamit ng salitang you. Okay. So, yung you, pwede siyang gamitin or
sabihin or i-convert into Spanish as tú and usted. So, pareho lang na. Ang ibig sabihin ay you. Parang you, ganon, ikaw. Ganyan. So, kailan natin gagamitin ang tú at usted? So, ito nga, di ba nga, ang language ng Filipino at Spanish ay very much alike, okay? Dahil nga marami tayong influence, lalo na sa language. Dahil nga ang tagal ng mga Spanish, diba, dito sa bansa natin. And, or Spaniards. So, parang katulad lang to ng kailan ka gagamit ng po at opo, kailan ka hindi gagamit ng po at opo. Okay, so parang ganun din. Tu and usted. So, ito yung few basic rules. So, gagamitin natin yung word na usted, kapag yung taong kausap mo ay mas matanda sa'yo or person of authority. Okay? Like, teacher, professor, boss, and yun, mga officials. Diba? And, so parang paggamit ng po at opo. Diba? So, usted is a more formal inclusion doon sa Spanish language. And yung tú, gagamitin mo kapag sa mga friends mo, family, ganyan. And ang kausap mo ay same age lang. Ayan. Or kapag sinabihan ka ng kausap mo na okay lang kahit hindi ka maging formal sa kanya, pwede mo gamitin yung tú. Diba? So, paano mo malalaman na pwede mong gamitin sa kanya yung word na tú? Kapag sinabi niya sa'yo yung puedes tutearme. Puedes tutearme. Okay? Pwede mo nang gamitin yung informal way of speaking to them. Okay? So, ano naman ngayon yung difference na magagawa niya sa Spanish kapag nagsalita ka nun? So, ito. Example. ¿Sabes tú dónde está la casa? One more. ¿Sabes tú dónde está la casa? So, kung napansin nyo, nandun yung tú. This is informal. ¿Sabes tú dónde está la casa? Which means, do you know where the house is? Okay? So, informal yon kasi tú. Okay? Ngayon, this is the formal. ¿Sabe usted dónde está la casa? One more. ¿Sabe usted dónde está la casa? ¿Sabe usted dónde está la casa? Okay. So, ano yung nabago doon? First, walang nagbago doon sa placement ng mga words, diba? Ang nangyari lang, nawala yung S. Okay? Last time, naaaral na natin na donde means where and la casa is a house. Okay? Oh, next. Next sentence. Tú no tienes que pagar. Tú no tienes que pagar. That is the informal way of saying you don't have to pay. Hindi mo kailangan magbayad. And this is the formal way. Usted no tiene que pagar. Usted no tiene que pagar. Okay? And from tú no tienes to usted no tiene, okay, nawala na naman yung letter S. Okay? And next. Que tú tengas un buen día. Que tú tengas un buen día. It's an informal way of saying have a nice day. Okay, one more. Que tú tengas un buen día. Que tú tengas un buen día. Okay, and last time naaral na natin, buen día means good day. Okay? And this is the formal way of saying have a nice day in Spanish. Que usted tenga un buen día. Que usted tenga un buen día. Okay, ganun din. So, from que tú tengas, naging que usted tenga. Okay? And that means have a nice day. Okay. So, ¿qué
tú tengas un buen día. That is just a short lesson. And point of this vlog is maganda na nalalaman natin yung mga ways na hindi natin ma-offend yung mga kausap natin. Okay? So ngayon, nalaman natin yung formal and informal way ng pakikipag-usap. Tulad lang sa atin, di ba? Paano ba tayo nagpapakita ng paggalang sa pamamagitan ng pagsasalita? Okay? And ayan! Thank you so much, mga Nay, for watching this 8th vlog. And tuloy-tuloy lang tayo sa pag-aaral ng Spanish language. And thank you so much, mga Nay. My heart is in so much awe and gratitude sa inyo, ng mga subscribers ko. And do not forget to click the like button and subscribe to my Puchu-Puchu Walang Kawawaang channel. Sana may nakuha na naman kayong good points dito sa aking channel. And watch out for my 9th vlog, okay? And always, always, always be safe, okay? I'll see you soon, mga Nay. Love lots! Adios!